Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa atin pong pagpapatuloy ng ikatlong linggo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ating patuloy na alalahanin at ipagdasal ang mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kani-kanilang tahanan na sumusubaybay lang sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming, hindi makapunta rito sa pambansang Dambana upang makilahok sa ating pagdiriwang. Kasama nating ipagdasal ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Lahat na naghihirap na kaluluwa sa purgatorio, kasama din ang intensyon ng mga nagpamisa ngayong oras na ito at mga intensyon ninyong lahat na narito sa pambansang Dambana. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa maraming beses na paglabag natin sa utos ng Diyos na siyang nagdala sa atin para lumayo sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlangang kamtin ang iyong pagiliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, yun din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid sa inyo, namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinalima iyon.
Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay, kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako'y ay ingatan, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon aking pinananaligan, magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin, ingatan mo ako't iyong pagpalain, iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw, iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nagbibigay kasiyahan, pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na puong mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus,
Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoowi ka nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako, ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang mananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bilang Kristiyano na nagsisikap, maisabuhay ang diwa ng binyag na ating tinanggap sa diwa ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ang daming outside influence na nagdidikta sa atin kung ano tayo dapat maging bilang hindi lamang isang tao, kundi bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Ang una ng influence na napakalakas na nagdidikta sa atin ay ang social media. Without forcing us or in a very subtle way, dinidiktahan tayo ng social media ng mga values na hindi kaugma ng ating pananampalataya. At hindi lamang yan. Dinidiktahan din tayo ng komunidad natin, kasama na dyan ang ating pamilya, kung ano tayo dapat maging bilang isang tao at bilang Kristiyano. Sasabihin ng ating pamilya, oh, gusto ko pagdating ng araw, ganito ka. Doktor, abogado, pare, bla bla bla, at kung ano pa, ano-ano pa. Pero hindi naman doon natin nakikita ang ating sarili at hindi tayo doon masaya. Kaya nga, napakahalaga na magkaroon tayo ng sariling definisyon ng sarili natin bilang tao at bilang Kristiyano, as such that we would be able to define who we are. Not only as a person but as a believer. Ang hirap mabuhay sa dikta ng ibang tao. Ang hirap mabuhay na mismo ang sarili natin ay hindi natin kilala kung sino, dahil ang pinakikinggan natin ay ang outside influence. Wala namang masamang makinig sa kanila, pero yung itong mga outside influences na to should not define us, most especially as a believer. Kapag itong mga impluwensyang ito ang nag-define sa atin, kawawa tayo. Sapagkat hindi lamang nawawala yung tunay nating identity as a person and as a Christian, nawawala din yung ating pagkilala at pagkaunawa sa kung ano tayo at ano yung gusto nating gawin. Kaya nga may mga taong hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung anong gustong gawin sa buhay. Tinry na lahat. Hanggang ngayon, wala pa rin nararating. Bakit? Sa takot sa sasabihin ng ibang tao. Sa takot na sasabihin ng komunidad. Sa takot na sasabihin ng mga kaibigan sa social media. At napakalungkot
ng ating pagiging tao at pagiging Kristiyano kung ganyan ang ating paninindigan. Bilang Kristiyano at bilang tao, iisa lang dapat ang nagdidikta sa atin kung sino tayo dapat maging. At yan ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Panginoong Jesus na muling nabuhay. Period. Pag pinakinggan natin ang iba at iba pang influences sa buhay natin bilang Kristiyano, diyan nagkaka-leche-leche ang ating buhay bilang mananampalataya. Ang ganda ng halimbawang ipinakita ni Esteban sa ating unang pagbasa, kung papaano naging influential sa kanya ang buhay ni Jesus na muling nabuhay. Hindi niya pinakinggan ang takot na mamatay. Hindi niya pinakinggan ang mga Pariseo at Eskriba na pilit i-define kung sino dapat siya maging bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang paninindigan, ang kanyang paniniwala sa ating Panginoong Jesus na muling nabuhay, na siyang umugit o na siyang naghugis ng kanyang pagiging mananampalataya ni Jesus bilang kanyang tagasunod. Mga kapatid, ganyan din po ang paanyaya sa atin. Sa dami ng mga boses na nagdidikta sa atin kung sino tayo dapat maging bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, lahat yan ay didiktahan tayo. At hanggat hindi natin natututong piliin kung sino ang boses na mas mahalaga, hindi natin makikilala at masusumpungan ang tunay nating sarili at ang kasiyahang dulot ng ating pagkakilala higit kung sino tayo sa harap ng Diyos at kung sino tayo bilang binyagan. Katulad ni Esteban, huwag sana tayong matakot na panindigan ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus na muling nabuhay. Huwag sana tayong matakot sa threat na ibinibigay sa atin ng iba't ibang boses na kumukontra laban sa ating pananampalataya. At katulad ni Esteban, matuto sana tayong manindigan at pakinggan ang iisang boses na dapat ay pinakikinggan natin at nagde-define kung sino dapat tayo bilang binyagan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus na muling nabuhay. Hanggat hindi natin nararating ang paninindigang yan, palagi tayong magiging balisa, palagi tayong magiging malungkot, palagi tayong magiging o palagi tayong mag-aalala, sapagkat hanggat hindi natin nasusundan at pinakikinggan ang boses ng ating Panginoong Jesus na muling nabuhay, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating puso. Bilang binyagan, ang pinakamahalaga lamang na dapat nating pinakikinggan ang boses ay ang boses ng ating Panginoong Jesus. And it should define who we are as a baptized person. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ito din ay tumayo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang paghain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinakpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng maipagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin niyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na inang ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at laliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kahit na mawali sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ikaw'y natagpuan, pauwi sa balikat ko'y ipapasa. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo o imaheng dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tingari at manunulat.